Kamusta mga ka-Straw Hat? Welcome back ulit sa ating channel. Ngayon naman alamin natin kung ano ang pasabog ni Oda sa manga chapter 999. Isang chapter na lang mga ka-Straw Hat at chapter 1000 na. Ano kaya ang mga revelations na mangyayari, kaya abangan nyo yan dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag nyo po sana kalimutan mag-like at doon sa mga bago paki-subscribe at paki-hit na rin po ang notification bell para updated kayo sa ilalabas nating mga character history at manga reviews. Wala nang intro-intro, mag-umpisa na po tayo. Ang manga chapter 999 ay may title na The Sake I Brew While Waiting For You. Nag-umpisa ang chapter sa flashback ng pagpunta ni Ace sa Onigashima. Dahil wala at nasa paglalakbay ang malalakas na miyembro ng Beasts Pirates kasama si Kaido. Dito na nagkita at naglaban si Ace at Yamato. At tinanong niya kung sino ito. Sumagot naman si Yamato nang ikaw ang unang magpakilala. Sumagot si Ace at sinabing, ako si Ace at pumunta ko dito para sa ulo ni Kaido. At sinabi nga ni Yamato na nasa expedition nga ang mga Beast Pirates pati ang kanyang ama. Kaya nalaman ni Ace at mga tauhan nito na si Yamato pala ay anak ni Kaido. At sinabi nga ni Yamato na hindi niya responsibilidad na ipagtanggol ang isla na ito. Pero dahil madami na ang nadulot mong sira ay tumigil ka na. Next panel naman ay pinakita kung bakit pumunta si Ace ng Onigashima para iligtas ang mga batang babae na nandun. At sinabi nga ni Ace kay Yamato na hindi siya naniniwala na hindi kapitan si Yamato dahil sobrang lakas nito. At nagpakilala na nga si Yamato kay Ace at sinabing, ako si Yamato dahil nabuboring ako, lalabanan kita kung yun ang nais mo. Kaya nagpatuloy ang laban ng dalawa. Sinabi ni Ace kay Yamato na hindi niya mapipili kung sino ang kanyang ama, ang iyong kamay ay nakagapos kaya kagalit sa iyong ama pero bakit mo pinayagan na pati ang puso mo ay nakagapos din. Sa galit ni Yamato sa sinabi ni Ace ay sinira niya ang dragon statue at sinabing gusto ko lang naman maglakbay sa dagat at mag-adventure katulad ni Odin at dagdag pa niya gusto niyang mabuhay ng malaya. At napangiti si Ace at sinuntok naman ang dragon statue. Pagdating ng gabi, tinali ni Ace at Yamato ang mga tauhan ni Kaido at sabay na uminom. Sinabi ni Yamato na aalis siya sa Onigashima sa lalong madaling panahon na makawala siya sa posas. Si Yamato ay nagtanong kay Ace tungkol sa bagong henerasyon ng mga makapangyarihang tao na lumilitaw sa buong mundo. Si Ace ay nagsabi sa kanya tungkol sa ilan sa kanila, ito ay si Cavendish. Kid ng South Blue. Lo, ng North Blue. BG, ng West Blue. Subalit ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang kanyang kapatid na malapit ng maglayag sa dagat. Nagsalita naman si Yamato at ang sabi ilang beses mo sasabihin ang tungkol sa iyong kapatid. Sagot naman ni Ace, nang maraming beses hanggang gusto ko, huwag ka nang magreklamo at makinig ka na lang. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sinabi ni Yamato kay Momonosuke na siya ay anak ni Kaido. Si Momonosuke ay kinilabutan at natakot nang malaman ngunit sa huli ay nagkaunawaan sila. Si Momonosuke ay nagtanong kay Yamato kung bakit nakwento niya si Ace. Next panel naman ay pinakita si Tama, pinag-uusapan nila ni Nami tungkol sa kung paano niya nais na maging isang kunoichi tulad ng pangako niya sa Ace. Sinabi sa kanya ni Nami na si Ace ay kapatid ni Luffy. Pumunta naman tayo sa live floor. Iniutos ni Queen ang lahat ng kanyang tauhan na pigilan si Marco anumang ang mangyari. Sinabihan ni Marco si Robin at Brooke na tumakbo sa kastilyo. Pagkatapos ay inilipad niya si Zoro papunta sa rooftop ng Onigashima. Next panel ay sinimulan na maalala ni Marco si Ace kasama ang Whitebeard Pirates sa isang bagong flashback. Hiniling ni Ace kay Whitebeard na sumugod at atakihin si Kaido, dahil mayroon siyang pangako na tutuparin. Ipinaliwanag ni na Marco at Izo na nalaman nila ang pagkamatay ni Odin maraming taon na ang nakalipas.
Pagkatapos nila na malaman ang pagkamatay ni Odin, pinag-usapan nila ang tungkol sa pag-atake sa Wano Kuni ng maraming beses, ngunit hindi nila ginawa ang hakbang sapagkat alam nila kung ano ang mangyayari kung aatakehin nila si Kaido at maraming mga inosenteng mabibiktima. Hiniling ni Ace kay Whitebeard na hayaan siyang umatake mag-isa. Nagalit si Whitebeard at inatake niya si Ace at sinabi sa kanya na siya ay walang ingat na lalaki, kung kahit si Odin nga ay hindi niya magawa na matalo si Kaido. Bumalik naman ang panel sa kasalukuyan. Nag-transform si King at Queen sa dinosaur at hinarangan ang daanan ni Marco. Ibinuka ni Queen ang kanyang bibig at naglabas ng baril at binaril si Marco. Subalit ang bala ay walang nagawa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Queen at King na walang silbi para sa kanya na magsikap. Dahil ang samurai ay mamamatay sa lalong madaling panahon at sa sandaling na si Momonosuke ay namatay, ang digmaan ay magwawakas. Sumagot naman si Marco nang, "Kung sa tingin mo madali itong matatapos, nagkakamali ka dahil ang mga makakalaban mo ay ang new era na. Bumalik ulit tayo kila Nami at Tama." Sinabi sa kanya ni Nami na si Ace ay kapatid ni Luffy. Laking gulat naman ni Tama ang sinabi ni Nami. Lumipat naman ang panel kung nasan si Yamato at Momonosuke. Sinabi rin ni Yamato kay Momonosuke na si Ace ay anak ni Goldie Roger at ito ay nakakatandang kapatid ni Luffy. Laking gulat din ni Momonosuke sa sinabi ni Yamato. Next panel naman ay mapunta na tayo kung nasan si Kaido at Big Mom. Tinanong nga ni Big Mom kung saan balak ibagsak ni Kaido ang Onigashima. Sumagot naman si Kaido na gusto niya ito ibagsak sa Flower Capital kung nasaan yung kastilyo na simbolo ng Kozuki. Nagulat naman si Big Mom na doon nga balak ibagsak ni Kaido ang Onigashima dahil nga madami madadami at mamamatay na tao dahil nga nagkakasiyahan doon. Dagdag pa ni Big Mom na okay lang daw yun. Basta iwan ang buhay ni Kaido si Nico Robin. At sinabi naman ni Kaido na wala siyang pakialam kung maraming mamamatay. At tinanong ni Kaido si Big Mom kung nasan yung anak niyang nakakabose ng Poneglyph. Sumagot naman si Big Mom na hindi pa naa-awakening ang kakayahan na yon ni Pudding. Bigla naman nagtanong si Big Mom kay Kaido kung nasa Flower Capital daw ba yung Road Poneglyph ni Kaido. Sa tanong nga na yon ni Big Mom ay nagalit si Kaido, dahil iniisip niya na yon lang yung habol sa kanya ni Big Mom. At sinabi nga agad ni Big Mom na parang kapatid na nga ang turing niya kay Kaido. At sinabi nga dito ni Big Mom na yung utang sa kanya ni Kaido ay yung pagbibigay nga niya dito ng Devil Fruit na mythical type na fish fruit. At sabay nilang sinabi na ang talagang pakay nila ay yung ma-acquire yung One Piece. At iyon po ang huling eksena sa chapter 999. Ang next chapter po ay January 4 na po ulit ilalabas. Hanggang dito na lang po. Salamat!